Okay, tips and tutorial sa pamamaraan ng pag-iinstila ng electrical para sa outlet natin. Ano nga ba yung tama? At para hindi naapektuhan at nagkakaroon ng problema if ever na masira yung outlet o kaya yung mga jumper natin sa mga outlet natin. So meron tayong 3 gang dito, meron ding 2 gang, meron din 1 gang. Na kung saan, kapag ka ito inalis mo sa isang piraso lang, mga kamusta, pwede kang gumamit dito ng para dito, magiging in mo, tapos dito sa kabila ay magiging out. So, ibig sabihin, pwede kang mag-jumper anytime na gusto mo, kung sakali. Ngayon, paano kung nasira yung, kumbaga, pinaka-connector o kaya yung copper na nagko-connect dito sa may jumper na to? So, minsan, ito yung nagiging problema. Bakit kaya? Nagtatanong yung kliyente natin, dito, may gumagana yung outlet. Pagdating doon, wala na. Pagdating doon, wala na. Pagdating doon, wala na. Pero dito, gumagana. Ibig sabihin, may problema doon sa mga jumper natin. May problema doon sa jumper o kaya naman sa mismong terminal ng outlet. So, minsan doon nagkakaroon ng problema. So, dito, mga kamasa, paano mo maiiwasan yung ganong mga senaryo na kung saan apektado lahat ng outlet mo? Kahit alam mo na ang sira lang naman ay maliit lang naman, isang jumper lang. So, sa jumper kasi mga kamasa, usually dito lang natin siya ginagamit. Yan. Para yung jumper natin, para mag-connect yung bawat mga outlet na to. Pero kung ikaw naman, eh medyo sigurista, pwede kang gumamit ng ganitong paraan. So, hindi lamang sa pagka-sigurista, kundi talagang sigurado ka. At standard na pamamaraan ng pag-i-instila ng outlet. Lalo na kung ang bahay nyo talaga ay may mga loadings na talagang kailangan mo ng mabibigat na mga supplies. So dito, ginamit natin dito, syempre 3.5 o kaya number 12 na wire. So dapat, hindi substandard. Pagka hindi substandard na tinatawag, magandang uri ng wire na kung saan talagang pure copper siya. So marami tayong uri dyan na pwede natin gamitin. So kung gusto nyo malaman, just comment down below. At i-share natin. So sa ngayon, yung splicing na to, mga kamasta, kung napapansin ninyo, ito yung main source. Dito naman yung distribution. So usually, yan yung nagsasama. Kunwari, ito ay si neutral, o kaya ito yung line 1, o kaya dito naman yung line 2. Tapos sa kabila naman, syempre, pupunta doon, sa kabila. Ngayon, ginagawa ng iba kasi, ginajumper. Shortcut na ho yun na installation para mabilis, sabi nga nila. Hindi ka na rin gagamit ng electrical tape. Pero alam nyo ba na pinakamaganda at saka kung baka sasabihin na natin standard na pamamaraan ay eto po, splicing. Na kahit sabihin na natin na nasira yung jumper o kaya naman, naglulus dun sa may mga part ng mga terminal kasi usually umiinit kasi siya pag naglulus. Pero dito hindi na siya iinit. Lalo na kung mataas ang wattage ng mga appliances na ginagamit ninyo. So dapat yan, pamamaraan na to mga kumasta na kung saan pagka naglalagay kayo ng mga outlet o kaya naman nag-i-splice kayo mga kumasta, pinaka the best na ganito para hindi nagkakaroon ng problema. Sooner or later mga kumasta, kahit nasabihin natin na ito ay dadaan ng mga ilang taon, nandyan pa rin siya. Ang papalitan mo lang, outlet lang. Maliban lang kung mali yung distribution, o kaya naman overloading, o kaya naman masyadong mataas yung amperahe ng breaker ninyo. So dapat alam nyo din yung loadings na dapat mapunta sa bawat mga outlet natin. Okay?